guys! Welcome back to my channel. It's me, Carla. And today, I want to share to you kung ano nga bang ginawa ko para makapag-travel ako from La Union to Baguio City. So, if you want to know it, please keep on watching. 3, 2, 1, 0. From La Union to Baguio City on June 25, 2020. So, yung pag-travel ko doon is balikan lang. Pero kahit balikan ka, since La Union is under Modified General Community Quarantine as well as Baguio City is hindi ka makakapag-travel freely unless you are authorized and unless is na-fulfill mo yung mga requirements. So, ano nga ba yung mga requirements para makapag-travel ka ng Baguio City? So, ito yung first na ginawa ko is kumuha ako ng medical certificate. The number one requirement is medical certificate. So, sa medical certificate, dito ko saan ako nakatira, kailangan mag-schedule online para makakuha ka ng medical certificate. Ginawa nila yon para hindi minsanan pumunta yung mga tao or hindi magdagsa yung tao ng sabay-sabay sa RHU or MHO. So, ang ginawa ko, 5 days before my scheduled travel is nag-apply ako online. And after a day, na-approve yung application ko, but nakalagay doon na kailangan kong kumuha ng barangay clearance, syempre from our barangay hall, and dapat naka-indicate doon na hindi ako kasama sa list ng PUI or PUMs. So, pumunta ako ng barangay hall, binigyan naman nila ako ng barangay clearance, and dala-dala ko yon kasama ng valid ID pagpunta ng RHU na. After assessment of the doctor, is nag-issue nga yung doctor sa akin ng medical certificate, indicating doon na hindi ako, wala akong symptoms of COVID, hindi rin ako kasama sa PUI and PUMs, and na fit to travel ako on the date na kailangan ko nga mag-travel, which is June 25. After completion ko ng aking medical certificate, dumiretso na ako sa PNP. So, sa PNP, sila yung magre-release ng travel authority the requirement para makakuha ka ng travel authority. First is the medical certificate issued by your MHO or CHO, and of course is yung details, vehicle details na yun nga yung sasakyan mo. So, it includes kung anong type ng sasakyan yon, kung sedan or van, and kung ano yung plate number niya. So, sa medical certificate is dapat kung meron kang kasama, kunwari yung may magdadrive para sa'yo, is kasama siya sa medical certificate. So, sa amin, is kasama ko yung pinsan ko na mag-travel. So, dalawa kami. So, siya, kumuha rin siya ng medical certificate niya. And binigay namin yung details para sa sasakyan. And naka-indicate din doon sa naka-indicate doon kung anong type na sasakyan, kung sino magta-travel, at kung ano yung ayong plate number ng sasakyan. So mabilis lang, walang bayad yung pagkuha ng travel authority, and ganun rin sa pagkuha ng medical certificate is wala rin siyang bayad or walang siningil sa amin. And mabilis lang yung process ng lahat. As in, natapos namin siya ng, sabihin mo ng 1 hour, natapos namin lahat yung process. So, yun. So, ganito yung itsura ng binigay sa amin na travel authority. So, in-instruct kami ng police officer na kung magta-travel kami, dapat magkasama pa rin yung travel authority namin and yung medical certificate namin. Kasi yun nga daw ang hihingin nila sa checkpoint. So, June 25, dung day ng travel namin. So, umalis kami ng pinsan ko from La Union ng 5 a.m. kasi nga maaga yung appointment namin to Baguio, sa Baguio. And ang in-expect ko is merong checkpoint palabas ng La Union, and may checkpoint also pag papasok ka ng Cordillera. Diba? So, first is, pagpalabas kami ng La Union, is wala kaming checkpoint na daanan. Maybe because masyado pang maaga, 5 a.m. pa lang yon. Pero, pag pass namin ng Sablan, is meron ng
checkpoint doon. So, hiningi lang sa amin doon sa checkpoint is first, yun nga, yung travel authority namin and yung travel authority namin and yung medical certificate namin. And nag-take rin sila ng picture nung plate number nung aming sasakyan. So, yun lang, wala naman silang hiningi, wala silang hiningi or wala silang tinanong. Napaka-smooth lang nung first checkpoint namin, which is sa Sablan. So, palapit na kami sa Baguio and pagdating namin ng Irisan is meron doon yung checkpoint talaga na tatanungin ka kasi hindi lang pinastop yung sasakyan, pinagilid din kami, tinignan yung travel authority namin, medical certificate. And guys, nakalimutan ko sabihin kanina na before pala nung na-issuehan na ako ng medical certificate and travel authority ng PNP dito sa amin is nag-apply rin ako online web sa website ng Baguio, which is this one. Yun yung parang health declaration na magta-travel ka sa Baguio and nakalagay or naka-indicate doon na kailangan tawagan ka muna bago ka punta ng Baguio City. But since sobrang madalian lang yung travel namin, hindi kami nag-apply ako doon for me and my cousin, pero hindi kami nakatanggap ng call from Baguio City. Although before, kasi nag-try din akong mag-apply few weeks back, isa katanggap ako ng tawag 2 weeks na after, which is hindi ko na kailangan mag-travel. But now, since parang naranasan ko na yon, is nag-try kaming mag-travel even without receiving the call. So sa checkpoint namin, bakit kasi nasabi to? Kasi sa checkpoint namin sa Irisan is tinanong kami nung police officer doon sa checkpoint kung nakapag-register nga kami online para sa pagpasok namin sa Baguio. Which is I said, yes, nakapag-registered kami, pero hindi ako naka-receive ng any call. So, akala ko na noon magkakaproblema na kami baka hindi matuloy pagpasok namin sa Baguio. But thank God, pinayagan pa rin kami pumasok. So, sa Irisan, ang ginawa lang sa amin, kinuha pa rin yung travel authority sa amin, copy of our medical certificate, and meron din kasi akong letter of invitation dun sa pupuntahan ko sa Baguio during that time. This is an official business, guys. So, parang ganon. So, naka-attach rin doon. And of course, kinuha rin yung ID naming dalawa ng pinsan ko. So, sa akin, ang binigay ko is yung PRC card ko, while my cousin, ang binigay niya is yung driver's license niya. Since I need my PRC card, binalik nila yung PRC card ko sa akin, while sa cousin ko, kinuha yung driver's license niya. At sinabihan kami na makukuha niya yon once na lumabas or kami ulit ng Baguio. Kasi naka-indicate sa travel authority namin na balikan lang kami. So it means pabalik din kami ng La Union the same day. So kukunin lang din ng pinsan ko yung license niya bago kami lumabas ng Baguio City. So, ito na guys. When we arrive at Baguio pa lang, so hindi pa ganun karami ang tao, hindi rin ganun karami ang sasakyan. And relatively under MGCQ sila, so na-notice ko lang naman na parang dito rin sa La Union that they are observing the minimal health standard, which is social distancing, wearing a face mask, and of course, observing proper hand hygiene. Wala namang iba. And hindi rin naman kami namasyal ng pinsan ko doon kasi nga meron lang kaming purpose talaga na gagawin doon and hindi naman tama na pumunta ka doon para mamasyal ka kasi hindi pa nga naman safe masyalo. Yan. Umalis kami ng Baguio City at around 5 PM and yes, medyo traffic pa rin sa Baguio kahit MGCQ and pagkapas namin ng Irisan is yun nga, kinuha namin yung ID ng pinsan ko. So, bago ka magpas ng checkpoint, kung titingnan ulit nila yung travel authority mo, yung medical certificate mo, and yun nga, kinuha ng pinsan ko yung kanyang driver's license. So, binigay rin naman sa kanya. So, smooth din ang kanyang patakaran. And napansin namin, while pababa kami ng Baguio City, na hindi ganun karaming tao, or sorry, hindi ganun karaming sasakyan ang paakyat ng Baguio, at ganun rin ang pababa ng Baguio. So, it means is, nare-regulate talaga yung pagpasok ng mga tao na hindi taga Baguio City. So, pagbaba namin ng pinsan ko, and na-expect namin na magkakaroon ulit ng checkpoint sa Sablan, kasi yun nga yung nadaanan namin nung pawunta kami. However, wala kaming checkpoint na nakita sa Sablan. Ang sumunod na checkpoint na nakita namin is sa Burgos. Pagpasok na ng La Union. So, sa Burgos na yon. So, ang ginawa naman sa amin, same pa rin. Kinuha yung travel authority namin, yung medical certificate namin, at tinignan ulit yung mga IDs namin para sure na kami nga yung mga tao talaga na
the travel. So, relatively, sa experience ko, is smooth naman yung pagka-process basta meron kayong mga documents na kailangan nila. So, sino nga ba yung mga taong pwede pumasok sa Baguio or mag-travel to Baguio? Yun yung mga LSIs, resident of Baguio, working in Baguio City, and those who have official business in Baguio. Pero dapat yung mga tao ito is meron sila laging daladalang ID, proof, travel authority, para makapasok sila at makalabas sila ng Baguio City. Kasi sa Baguio, sobrang higpit talaga nila doon. So, in conclusion, yung mga requirement na kinuha ko lang ay medical certificate and of course, yung travel authority. In travel authority, doon na kailangan ulit yung medical certificate mo. So, kung pupunta ka ng PNP, kailangan mo mag-photocopy ng iyong medical certificate at kailangan mo rin dalhin yung details sa sasakyan na dadalhin mo or yung sasakyan na gagamitin mo mag-travel to Baguio City. But guys, I have a good news kasi nabasa ko sa news na ang Baguio City daw ay magka-open na for tourists on September. So I hope this mangyari nga ito at I hope magkatotoo to. So guys, I hope you learned something from this video. I hope nakatulong ako sa inyo. If you like this video, please keep a thumbs up. If you want to see more videos with me, subscribe and click the notification bell so that you'll be notified every time I have a new video. Don't forget, I'm Carla! Bye! Have a nice day!